Good morning, good afternoon, good evening! Today is Wednesday at it's already 12:58. Kakatapos ko na talaga mag-upload. Medyo late ako natapos ngayon dahil nag-video call kami ng lola ko. Kaya natatagalan ako. Anyway, magla-lunch na ako. At dahil wala akong nailabas kahapon na meat, maglabas ako ngayon ng lulutuin ko para baunin ko bukas. Lulutuan ko siya bukas ng pork fillet. Etong takip ng aking mga storage, ginawa ko siyang pang-defrosan ng aking mga meat dahil wala pa dito yung mga ref organizer ko. I think nasa basement pa siya. Since wala na akong time magluto, kakain ako ng... Tada! Ito yung ipang-lunch ko. Bet na bet ko din kasi ang chicharon at saka itong kanin. Nagka-crave din ako ng chicharon. Ang kakainin kong chicharon ay itong with salt. As in, masarap to siya pang ulam. Pag mga ganitong time talaga na tinatamad ka or wala kang oras, ito yung pang-ulam ko. Yung mga grab foods ba? Ano ba ang tawag doon? Yung mga mabilisan. Kakain na ako. Mga unta. Mahaw, maniog to. Meron naman akong sausage dyan. Pero kailangan pa initin. Wala na akong oras. So, ito na lang. Pwede naman siyang initin sa microwave. Pero mas gusto ko to. Hindi ko na siya sinasawsaw sa suka. Sarap. Diba, napaka-crispy. Tingnan nyo. Hindi pa pala ako nakapagsimula dito sa dining area. Nag-edit kasi ako ng video mga 7 a.m. dito. Tapos ina-upload ko siya ng 1 p.m. 7 p.m. naman sa Pinas. Sarap. Dapat na pala akong magluto dahil yung gulay ko. Kailangan siyang lutuin. Nag-uulam din ba kayo ng chicherya or ng chicharon? Ang matatandaan kong inulam ko na chicherya nung bata ako is yung cracklings. Paboritong paborito ko din ang cracklings dahil maasim-asim siya. Tapos maanghang. Ang sarap. Ang dami kong nakakain na kanin pag ito yung ulam ko. Time check 4:43 p.m. na. Ganyan na naman yung itsura ng kusina namin. Ito naman yung aming dining area. Wala na yung mga gamit dyan. Maluwag na. Nung nag-a-arrange ako, nakita ko yung box ng mga plato ng lola ni Nico. Pumanaw na lola. So, ayan. Then, nilagay ko siya dito. Ayan. Mga pang coffee and cake yan siya. Tapos ito pang itlog. Kulang pa yan ng tatlo. Ewan ko kung nasan yung tatlo. So, yan. Tinapos ko dito. Tapos, dito din. Tinapos ko din dyan. Hindi pa tapos dyan dahil etong Christmas tree, tatanggalin ko pa yan siya pero hindi pa ngayon. Siguro weekend na para malagay ko siya sa garahe namin kasi lalagay ko yan siya na nakaganyan sa garahe. Hindi ko na yan siya tatanggalin. And then, punong-puno to kanina ng mga boxes. So, ayan na siya. Dito din, punong-puno to kanina. Tapos, na-arrange ko na dito. Ayan. Tapos yung mga gamit na hindi pa kailangan dito, nilagay ko sa basement. Tapos dito yung mga ibang sapatos o ayan, mga black. Ito naman siya, dadalhin ko to sa itaas. Yan, itatapon na yan siya. Uy, ginoong colored ang purma sa Kurimaw. Maglilinis ako ngayon doon sa aming bathroom dahil sobrang gulo din doon. Maraming salamat nga pala sa lahat ng mga nag-congratulate sa amin ni Nico. Hindi ko kayo maisa-isa pero maraming salamat. Nababasa ko lahat ng comments nyo.
Maraming maraming salamat. Sa mga nagre-request na sana ipakita ko na lang yung video kung paano ako nag-arrange. Sobrang matatagalan ako, sobrang hassle mag-video. Kaya pagpasensya niyo na, papakita ko na lang sa inyo ang before at saka after ng pinaglinisan ko. Kinakapoy na ako eh. Magdi-dinner pala kami doon sa restaurant kasama si Fabian at saka yung girlfriend niya dahil mangingibang bansa siya for 2 months. Kaya magdi-dinner kami together sa isang restaurant kung saan yung venue namin ni Nico nung kasal namin. At kung hindi nyo pa napanood yung video na kinasal kami ni Nico dito, ilalive ko yung link sa description box. Ito yung CR namin. Tada! Diba? Maliwanag na maliwanag. Against the light kayo kaya medyo madilim siya. Ito yung before. Sobrang gulo pa niyan. Ayan. Then, papakita ko na lang sa inyo ang after. Tada! It's already 7 p.m. Hindi pa ako tapos doon sa itaas. Magdi-dinner na kami. Nag-ayos kasi ako kaya hindi ko na tinapos. Mamaya ako na lang ipapakita sa inyo. After namin mag-dinner, magluto pa naman ako ng pang-ulam ni Nico bukas ng baon niya. Papalit lang ako ng bag. Ito yung gagamitin ko. Hindi ko alam kung nasaan yung ibang perfume ko. Nakalimutan ko kung saan ko inilagay. Dadalhin ko lang itong emergency kit. Tapos wallet. Hindi ko na din kayo masasama dahil nahihiya ako. Nandun kasi yung girlfriend ni Fabian. I'm ready na. Alis na kami. Bye-bye. Andito na kami sa bahay. Kakarating lang namin. It's already 9:30 p.m. Ang lamig uy. After namin kumain, naglakad-lakad kami. Tapos nag-ice cream kami. Ang lamig-lamig. Nag-ice cream. Kigwa. Dalawang scoop pa talaga yung in-order ko. Kigwa. Hindi ko siya naubos. Dalawang scoop sana yun siya. Tapos, bigyan ako ng free nung nagtitinda ng ice cream dahil konti na lang yung natira. Mga dalawang scoop pa sana yun pero parang ayaw na nilang ibenta sa iba. Kaya, binigay niya lahat sa akin, kigwa. Pero, ang nag-ubos nun si Nico. And then, naglakad-lakad kami, nagkwentuhan. Habang kumakain ng ice cream, sa labas pa talaga kami kumain. Ang lamig-lamig talaga, uy. Papakita ko na lang yung progress ng kusina kahit na wala pang malaking progress doon dahil nag-bihis ako kanina. So, ito pala yung ganap ko kanina. Nilagay ko lahat yung mga gamit dito. Ito pang CR din to siya pero hindi ko pa na-arrange. Bukas na lang siguro ako magpapatuloy. Tada! Malinis naman na siyang tingnan. Gusto ko sanang walang nakalagay dito. Gusto ko itong itago. Pero ito, hindi siya pwede itago dahil everyday siya ginagamit. Nagsuot na pala ako ng bathrobe. Kasi ang lamig. Dito yung aking side ng skincare. Tapos dito yung side ni Nico. Hindi pa to tapos. Meron pa yan. Tissue. And then, dito din, mga stocks namin. Pero hindi pa din yan siya tapos. Sobrang dami kong mga sanitary pads. Ito yung bigay sa akin nung hospital nung na-operahan ako last year. This year, wala akong natanggap dahil hindi naman ganun kalakas yung bleeding. Tapos, yan yung mga tira ko last year. Before ako nagbuntis. So, yan. And then, dito, yan din yung natapos ko. This time, I will try na hindi madami yung ilagay dyan. Dito, hindi pa tapos. Maglalagay ako dyan ng malaking plant. Maglagay ako ng lagayan ng toilet, tissues, ganun. Dyan din, maglalagay ako ng plant dyan. Pero nilagay ko muna yung aking hair dryer. Ito yung makeup na ginamit ko kanina. Wala, hindi pa ako tapos kaya, ayan. Hello. Kailangan pa namin bumili ng sampayan ng towel. Dito ko naisip na magsampay ng towel. Maglagay tapos. Lagayan din ng tissue. Diyan ko din siya ilalagay. Kailangan din namin ng yung maliliit na towel para sa kamay. Kailangan na pa namin bumili para dito. At hindi pa rin kami nakapunta sa IKEA.
Tapos magluluto sana ako nung pork fillet. Hindi ako nakapagluto dahil natagalan kami. Hindi ko naman inaasahan na magkagantuhan pa or maglakad-lakad pa. So, ayun. Sabi ko pa naman magluluto ako pagdating namin dito. Pero wala nang oras, 9:30 na. So, hindi nila ako magluluto. Bukas na lang. Gagawan ko na lang si Nico bukas ng umaga na baon niya para sa work. Bukas na lang din ako magpipinakpit. Sana bukas matapos ko tong bathroom namin para makapagsimula na ako doon sa aming kwarto. Tapos na pala akong nakapaghilamos, nakapag-skincare at matutulog na kami ni Nico. Pasensya niyo na nawala gaanong ganap for today. Wala naman na kaming gagawin si Nico. Nasa kwarto na. At it's already 10 PM, so I end ko na tong vlog. Thank you so much guys for watching. I hope you enjoy this video. Please like and share. If you did, leave a comment below. Follow me on my social media. And please don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng bagong video. And I will see you guys on my next one. Vielen Dank. Tschüss. Gute Nacht. Okay.